Magandang umaga po sa iyo. Narito po ang ilan sa aking mga katanungan. Una, ano po ang pangalan, edad at sa anong rehiyon ka galing? Ako po si Vanessa Joy Victorio, 19 anyos na taga Rehiyon 1. Pangalawa, paano kayo napunta sa larangan ng pagsusulat at bakit ito ang napili mong larangan? Ito ba ay iyong pinangarap o sa na lang dumating sa kaisipan na gusto mong magsulat? Actually, nung una, readers lang din ako, mapa-fiction or non-fiction. Then later on, hindi ko na in-expect na mabuboard ako that time. Then, ayun, naisip ko na lang na gusto ko na rin magsulat kasi malawak din imahinasyon ko. Wala akong mapaglabasan, so nag-start ako magsulat. Pangatlo, naging madali ba ang daan sa pagtahak iyon ng larangang ito? Kung hindi, ay ano-ano ang mga balakid at problema ang iyong pinaharap? Hindi siya naging madali kasi syempre beginners pa lang ako that time. Walang masyadong readers, mga 2 hanggang 5 readers lang ganun. Mabilis akong tamarin lalo na pag walang naka-appreciate ng mga sinusulat ko. So huminto-hinto ako sa pagsusulat kasi hindi ko na din alam kung saan ako kukuha ng motivasyon sa pagsulat ulit. Ika-apat, kaugnay sa ika-apat na tanong, dumating ka na ba sa puntong gusto mong iwan ang pagsusulat? Bakit? Yes po, kasi pag ganun, napagpagaan na din po ako ng loob. Yun nga, nawala na rin ako ng motivasyon magsulat tsaka inspirasyon. Dagdag pa ang mga nagko-comment din before sa mga gawa ko na hindi daw maganda yung flat. Madalas na rin akong tinatamad tapos nagbabalak na rin tumigil. Ma, sino ang iyong naging inspirasyon para ipagpatuloy na tahak daan sa pagiging isang manunulat? Yung mga favorite writers ko din po, yung mga naging inspirasyon ko, tsaka yung mga friends ko na pinupush yung mga pagsusulat ko na sinuportahan every time na nag-a-update ako ng chapters. Kaanim, ano ang madalas na tema o paksa ng iyong mga sulat at bakit? Romance po. Di ko din po alam kasi wala akong boyfriend since birth. Siguro sa mga crushes na rin po at sa mga nababasa ko. Mga romance story na din po ang nasusulat ko at yun na din yung tema. Ikapito, ano-ano ang mga aklat na iyong nailimbag at ilan sa mga aklat? At anin sa mga aklat na ito ang iyong pinakaborito? May 3 akong na-publish na story. Title nila is 1 Million, My Gay Boyfriend, tsaka yung Ideal with Arrogant. Yung pinaka-favorite ko po is yung Ideal with Arrogant kasi yun yung pinaka-mataas na readers. 22,400 reads na ngayon. Achievement na rin yun for me. Kawalo, gaano katagal inaabot ang pagbuo mo ng isang akta? Naging mahirap ba ang process dito o bago ito mailimbag? Sa isang book ko, umaabot ng 1.5 years since madami na rin po akong ginagawa tulad ng pag-aaral. Mahirap yung naging process kasi minsan nawawala sa isip ko yung flat kung kailangan kong mag-rethink ulit. Pero pag naging maayos na yung next chapter, tsaka ko na din po ipapublish as a whole. Siam, makatapos ka na ba ng pagkilala o parangal or gantimpala sa iyong mga nailimbag na sulat? Actually, hindi pa. Beginners pa lang ako kung tutuusin. Pero sana sa future makakuha na rin since naging pangarap ko na rin din po siya. Kasampo, ano ang mga mahalagang bagay na dapat tandaan at isaalang-alang bilang isang manunulat? Magsulat lang hanggat sa gusto mo. Kung may mga papasok sa isip mo, isulat mo. Pero wag lang lalagpas sa limit to the point na yung flat ng story is offensive na sa ibang taong mabasa nito. Learn to be sensitive, isa na din po yun. 11, sa iyong observasyon, ano ang pinagkaiba ng mga sulatin noon sa makakita mong nailimbag ngayon? For me, yung mga sulatin noon, parang more on eye-opener siya sa mga babasa nito. Unlike now, may iba't ibang genre ng mga sulatin. Nakaramihan, mga kabataan na rin yung nagbabasa tulad ng mga fiction novels, tsaka iba pa. 12 tanong, bilang isang manunulat, ano ang iyong nailimbag na nais
pagbabasa at maunawaan ng mga tao. Sa ngayon, wala pa akong nailimbag na libro na gusto kong may matutunan tulad talaga ng mga taong bumabasa nito. Since more on love stories yung ginagawa ko. Pero kung magkakaroon man, siguro sa mga susunod ko pang mga stories na malalaman. Ikaw, 13 tanong, paano mo nasasabing malawak ang panitikan ng iyong rehiyon? Mandami kasi mga writers dito sa rehiyon namin na nag-ilinimbag talaga ng libro about tradition dito sa amin. Tsaka pinag-aralan lahat talaga sa iba't ibang eskwelahan dito para mas maintindihan ng mga tao. 14 na tanong, sa iyong palagay, ano ba ang halaga ng pagsusulat at paglilimbag ng mga akda o sulatin para sa pagsulat ng ating bansa? Marami kasing libro na may matutunan talaga ang mga tao. Siguro yung kahalagahan ng paglilimbag ng libro para maunlad yung bansa is yung pagiging way nun para maintindihan ng mga tao. Yung paggagawa, gagawin para makatulong sa pagpapaganda sa bansa. Kumbaga ay opener na din po. Ang huling katanungan, ano ang maaari mong maibigay na mensahe para sa mga kabataan na nangangarap sa pagsayapak at tumahak ng tarangan ng pagsusulat? Kung gusto talaga nilang magsulat, isulat nila. Sabi nga nila, mas better na mag-try kaysa sa magsisi kung hindi nag-try. Sa una lang naman mag-fail lahat, pero sa mga susunod na araw, makikilala na din ang pangalan nila bilang isang writer. Tulad ng mga nakikita mo, nakakapaglimbag na ng madaming libro. Try and try until you succeed. Yun lamang po at maraming salamat sa iyong pakikipanayam. Maraming salamat din po sa oras.